Okay, welcome to another episode ng ating Yen Yen TV Vlog. So ngayon, mag-feature ako ng panibagong gadget, item, oo, na alam kong makakatulong sa atin, sa ating mga, hindi lang sa bikers or sa mga ano, sa basta. Kasi ang i-feature natin gadget ngayon ay ito. Ano ba ito? Ito ay isang portable GPS tracker. Oo, kung tinatanong nyo kung magkano ito, 450 po sa Lazada. Okay, so unang-una, ano po ba ang silbi ng, pag sinabi natin GPS tracker, is ano po ba ang silbi? Ito po ay device na kung nasaan po siya, is kaya na nating i-track gamit ng ating mga mobile phone. Diba? Ganun lang kadali yun. Example, kung biglang nawala ang inyong sasakyan or nawala ang inyong motor or bike, basta nakadikit siya dun sa inyong bike, pwede natin siyang matrack gamit ito nga ang mobile phone. Ipipair lang natin siya. So, ito nga, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin and then kung paano siya nagwo-work. Pati yung mga disadvantages niya, meron din kasi siyang disadvantage na ano, i-feature din natin. So, pag unbox muna, in-unbox ko na. Ito lang yung kasama niya, isang charging cable, micro USB din yung kanyang ano and yung kanyang manual. Oo. Importante po itong manual kasi nandito po yung mga code na isi-send nyo. Example, pag gusto nyong mag-track, kasi ang nangyayari sa kanya is pag gusto nyo siya i-track, kailangan yung SIM card na ilalagay nyo, meron din load. Kasi ang lalabas, magre-reply siya ng pusa sa cellphone nyo kung nasaan siya. Parang ganun yung feature niya, automatic feature niya. Diba? Ano pa ba iba pwedeng gamit nito? Bahala na kayo kung saan nyo gusto gamitin. Gusto nyo hulihin yung asawa nyong madalas tumakas o yung jowa nyong madalas wala sa bahay. Eto, ilagay nyo lang to, sigurado, portable. Ano rin po siya, rechargeable. So, meron siyang battery. Ang alam ko, ang battery niya is nagla-last up to, sabi nila, pag hindi ginagamit, is at up to 6 days daw. Kasi, gumagana lang naman siya kapag tinext mo siya. Oo, yung battery niya, kapag tinext mo siya, tsaka lang siya gagana. Magre-reply siya. So, yun lang yung pinakonsume ng battery niya. So, pakita ko na sa inyo kung paano siya ina-apply or ginagamit. Okay? So, dito sa ating smartphone, ayan, sa ating smartphone, unang-una kong kailangan gawin is, i-save yung number ng SIM card na nilagay ko. Diba? I-save yung number ng yung SIM card na nilagay ko. So, after ko i-save yung number, kailangan ko muna siyang i-pair. Diba? Kailangan ko siya i-pair sa aking telepono. So, paano ko gagawin yon? So, ganito lang, madali lang. Yung number na sinave nyo po sa cellphone nyo, ayan, nakita nyo yung cellphone ko, sinave, is i-message nyo lang siya. Type 30. I-message nyo siya 30. Pag nakuha nyo na yung 30, although dito nakikita nyo sa phone ko na ilang beses ako nag-attempt, kasi yung unang attempt ko, wala pa palang load yung SIM card. Kaya hindi siya nag-re-reply. So, ito, nung pinaloadan ko, ayan, yung zero, ayan, lumabas na siya, oh, yung dalawang beses. Set bind number, ayan, yung sa number ko, bind successfully. Diba? Oh, so, pag na-pair mo na siya sa phone mo, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-text. Diba? I-text kung, i-locate kung nasaan siya. Oh. Ngayon, ito, itatry natin ngayon. Ayan, yung isang code niya para ma-text, ma-locate kung nasaan siya, itong 777, kanina, trinay ko na yan eh. Para maayan ako sa inyo. Trinay ko na siya kung saan siya nakalocate. So, mag-text tayo ulit ah. Although, yan, text ulit tayo ng 7. Para i-try natin kung saan siya nakalocate. Yan, nag-send message ako. So, hanggang inaantay natin yung message, tingnan natin. Yan rin kasi alert para malaman natin, para gisingin natin siya. Diba? Yung, kung nasan man siya located, kailangan, kumbaga, para mag-on siya, kailangan i-text natin siya. Yeah. Yun yung So medyo matagal yung reply niya. Yeah, ipakita ko sa inyo yung mga unang ano niya, reply niya. Pag ano, nag-reply siya, is ang i-send niya sa inyo. Ayan oh, ito pala nag-reply na siya. I-reply niya, ito yung link ng maps kung nasaan siya located. And then kasama rin yung battery power na. Ayan, nakalagay 87%. So i-click natin 'yan. Ayan, makita niyo pag view niyo yung map, is yan, nandyan siya sa located somewhere Mandaluyong and Pasig.
yun yung sinasabi ko sa inyong isang disadvantage, hindi precise yung kanyang location. Magkakaroon lang kayo ng idea, siguro mga 2 kilometers radius na nandun yung nakapwesto. Ayan, eh, pwede mo i-zoom. Ayan, pwede mo i-zoom mo. Ayan, kung nasan banda. Although yung S, hindi ibig sabihin, ano yan ha, dyan siya nakalocated. Parang yan lang yung pinakagitna ng bilog. Ang isa pang kagandahan sa kanya, ito yung pinakagitna ng radius. Ito, papakita ko sa inyo. Isang kagandahan, meron din siyang downloadable na app. Oo, back tayo. Doon tayo sa messages ulit. Para makuha nyo yung downloadable na app, ito, kailangan nyo lang i-send yung 102. Oo, pag sinend nyo yung 102, doon sa bibigyan niya kayo ulit ng link. Ayan, yung gps.net. Tapos may username and password. So, pag pumasok tayo dyan sa website na yan, ayan, i-download nyo lang yung 303 GPS. Kasi yun yung app na kailangan natin gamitin. Okay, ako da-download ko na. Tapos yung password niya, yung sinend niya sa inyo. Ayan, yan yung password niyo, yung username and password. So, pakita ko kayo doon sa ano, GPS, doon sa mismong software niya. Is, ayan. Bakit ayaw niya mag-open? Oh, okay lang natin. I-ano lang natin yung mga ano niya, yung mga applications niya para mapagana natin siya. Okay? Nangyari. Ayan, login tayo. Gamit yung username. Ayan! So, gamit yung username and password na binigay sa atin, eto na siya. Pwede nyong i-click yung monitor, tapos may lalabas na mapa, yung Google Maps. So, ayan yung, kumbaga, nandyan yung device mo, specifically, dyan sa paikot na yan. Ayan, oh. Nakalagay online, tapos yung battery power ng device mo is 87%. So, yun nga yung inaano ko, since, eto nga, yung location ngayon ng GPS dito sa amin is, medyo malayo-layo. Hindi, sakop pa rin pala siya doon sa radius. Oo, sakop. Although, hindi ko sasabihin ko saan banda. So, sakop pa rin siya. So, yun nga yung medyo disadvantage. Pero at least, meron ko yung idea kung saan napunta yung gamit nyo, di ba? Halimbawa, nanakaw yung bike nyo or nanakaw yung motor nyo, alam nyo kung saan kayo maghahanap. Oo, yan. Although, mamaya itatry ko. Sabi ko nga, baka mamaya gumagana lang to dahil nandito kami sa ano. Tatry kong lumipat ng lugar and ipakikita ko rin sa inyo kung lumilipat siya. Diba? At isa pang feature na hindi ko alam, hindi ko magets kung bakit meron to, meron siyang capable ng voice record. O, halimbawa, inon nyo yung voice record. May code din dito. Alam mo yata, 555 yata mag-send kayo. Yung voice record niya, is makakapag-record siya ng conversation. Kung halimbawa, sa loob ng kotse, nag-uusap or sa ano, is magre-record siya. So, ito pa yung, dito yata sa apps yun eh. Itong mga, ibang apps yun, may TalkBack, may SOS, marami. Kaso, ang problema lang sa apps na to is Chinese. Oh, minsan yung ibang options niya is Chinese, kaya kapain na lang natin. Although, okay naman siya. Pwede mo siyang i-message, pwede mo ano. Ang primary purpose niya lang kasi talaga is, ano, yung makita mo kung nasaan yung iyong hinahanap. Diba? So, yun nga. Meron siyang, dun nga ako natatawa, iniisip ko kung para saan yung kanyang voice, ano, record. Siguro, pag gusto mo hulihin yung kabit ng mister mo o ng misis mo, is i-record mo. Diba? Walang takas. Pwede mo i-record. Although, kailangan mo nga lang siyang lagyan ng memory card. O, kailangan mo siyang lagyan ng memory card sa loob para magawa mo yun. Pero ako hindi ko kasi habol yung ang ano na yun eh, yung feature na yun. Kayo, bahala kayo kung gusto nyong lagyan ng memory card at gusto nyong tagahulihin para may ebidensya kayo, pwede nyo pong gawin. Pero ako kasi ang habol ko lang dito is, at least alam ko kung saan mapupunta yung mga gamit na if ever mawala or ma-misplace. Diba, lalo na may importante, kotse, motor, bisikleta, o yung mga bag na ano, alam nyo kung saan kayo maghahanap. Diba? So, yun nga, murang-mura lang to, nabili ko sa Lazada. And ang kagandahan pala dito, not unlike ibang GPS tracker po, lalo na pag sa kotse nyo ilalagay, ito po is, ilalagay nyo lang. Di ba, portable siya, ilalagay. Hindi kaya yung iba na ini-install sa kotse, na sa baterya, lalo pag brand new po ang kotse nyo,
pag pina-installan nyo po ng tracker, is void po ang warranty. Ewan ko sa motor po, baka ganun din po sa motor. Pag in-installan nyo ng tracker yung brand new motor nyo, baka po i-void yung warranty. Eh kung ito lang, ito, ihuhulog nyo lang. It's either ilagay nyo lang sa glove compartment nyo, ilagay nyo sa bulsa, ilagay nyo sa pwedeng safe na lalagyanan, is okay na, di ba? Matatrack nyo na siya. So, ngayon, iano natin ha, maglilibot-libot ako, titingnan ko kung gumagalaw yung tracker natin at kung effective ba talaga siya. So, see you later. Okay, welcome na naman. Nandito na ulit tayo. Sabi ko sa inyo, di ba, lalabas tayo gamit tong GPS tracker. So ngayon, nandito tayo sa BGC. Ewan ko saan ba to, Uptown Parade. Tingnan natin kung matatrack natin, kung anong lalabas sa mag-track. So kailangan, gawin natin ulit. Text ulit natin siya. Di ba? Text natin yung tracker. So send tayo sa 777. Tingnan natin kung magbabago yung kanyang location. Ayan. So ginigising ulit natin siya. So, pamagitan tayo. Tandaan nyo pala, hindi pala siya gagana kapag wala siyang load. Kaya dapat lagi yung tandaan na meron siyang load. At least meron siyang load na yung hindi expired. O, kasi pag expired, automatic kukonsume niya. So, ngayon, trinay natin siyang i-track. Sorry, excuse. Ayan na, may lumabas na na link. Tingnan natin. Open natin yung link. Yan. Tingnan natin kung accurate ba siya. Ito na naman, lumabas na naman yung Chinese na website. At ang problema dito is medyo mabagal yung internet natin. Ayun, kailangan din pala ng internet kapag itatrack nyo. Pag gusto nyo makita yung link na sinesend sa inyo, kailangan meron din tayong at least internet. So, ano nangyari? Back natin. Mukhang ayaw gumana. Ayun, may lumabas lang na error something something. Try natin doon sa app niya. Baka hindi siya supported nung ating mobile data na internet. So, subukan natin sa kanyang application kung matatrack niya. Okay, back. Back na rin. Back. Login. Ayan, tingnan natin sa monitor kung nasan siya. At ayan nga, andito nga. Kung nakikita nyo, ayan, oh, yung device niya 84%. So, andito kami malapit sa St. Michael Parish. Tama, ayan, oh, Uptown Mall, di ba? Dito kami malapit sa katabi ng Uptown Mall. So, sakop siya sa radius. Yun lang yung medyo drawback niya is hindi nga siya ganun ka-accurate para ma-pinpoint mo yung location. So, hindi siya parang moving. Hindi natin alam. Siguro baka dahil GPS technology na. Kasi yung ibang tracker, especially pag yung gumagamit na ng internet, is precise na yung ano. Pero at least ito, mailalagay nyo nang hindi nila alam or na ano, diba? Maliit lang na tracker. So, in short, okay naman tong ano na to, itong device na to. Talagang makakatulong sa atin to. And, yun nga, kayo, kung meron kayong gustong i-surveillance or gusto nyo ano, is pwede na tong ano na to para ano rin, kumbaga insurance din halimbawa sa mga kotse nyo, sa motor nyo, di ba? So okay tong product na to. Para sa price niya, ang price niya lang is 450 pesos, di ba? Hindi na masama na ano, alam nyo na safe yung mga gamit nyo, kahit mawala is pwede nyong ma-track. So that's all lang. Thank you for watching this vlog, and if you like it, please do subscribe and paki-share na rin po para mas marami po nakakaalam. So, bye-bye and God bless.